Trihim na mayaman. Kabanata 777. Umiti si Alexander Yang at hindi umimik. Young Master Alexander Yang, maaari lang akong magbigay sa iyo ng isang pahiwatig. Ang pangalawang elder at ang dakilang elder ay parehong nasa Mount Langya. Ang pangalawang elder ay mahilig makipaglaban ng mabangis, ngunit kung ikukumpara, ang tahimik na Great Elder ay maaaring mas nakakatakot, sabi ni Chin Hengdeo. Ang Great Elder at Eldest Young Master ay nakabalik na mula sa Jizhao. Malaking benepisyo daw ang ginawa nila para sa Young Family. Mataas ang prestihiyo nila sa pamilya, kaya hindi sila madaling labanan ni Young Master Alexander Yang. Bahagyang tumango si Alexander Yang at sinabing, "Salamat sa iyong payo, Elder Chin." Tumango si Elder Chin at tumutok sa pagmamaneho ng sasakyan. Makalipas ang mahigit kalahating oras, yumandar ang sasakyan sa kailaliman ng Kang Mountains, na dumaan sa malalagang berdeng bundok at puno. Sa wakas, huminto ito sa paanan ng matayog na berdeng bundok. Bumaba si Alexander Yang at ang dalawa pa sa sasakyan. Maraming matataas na bundok sa lugar na ito. Ang matataas na kabundukan ay napuno ng matataas, lunti ang puno, at maraming lumang kalsada sa kailaliman ng mga bundok ay natatakpan ng malabo na ulap at ambon. Napakaganda ng mga bundok, at natural na may tanawin dito. Bundok Langya, bulong ni Alexander Yang sa sarili habang ang kanyang tingin ay nakatingin sa malayo. Ang unang pakiramdam na nakuha niya mula sa lugar na ito ay ang pakiramdam niya ay nalampasan niya. Para bang wala na siya sa mundong ito. Parang wala siya sa mundong ito. Para itong isang paraiso. Young Master Alexander Yang, aakyat na tayo ng bundok pagdating natin. Sumama ka sa akin. Seryosong sabi ni Elder Chin. Napatingin si Alexander Yang kay Lily sa tabi niya. Si Evans Lily ay nakatingin sa paligid mula sa malayo. Let's go, Lily. Kasunod nito, umakyat ang grupo sa bundok at pumasok sa kailaliman ng mga ulap. Paikot-ikot ang landas sa bundok na ito. Tumiko sila sa malalalim na kabundukan at kagubatan at dumaan sa ilang tulay na bakal na nakasabit sa mga bangin. Ito ay nakakapukaw ng kaluluwa. Natakot si Evans Lily kaya hindi siya nang ahas na tumawid sa tulay. Si Alexander Yang ang bumuhat sa kanya at naglakad. Hindi alam kung ilang milya ang inabot nito, ngunit umabot ito ng halos isang oras. Sa daan, sa kailaliman ng mga ulap, hindi niya alam kung saan siya nakarating. Pati ang cellphone na dala niya ay naputol. Masasabing kung hindi dahil sa pambihirang kakayahan ni na Alexander Yang at Chin Hengdeo, kahit alam ng mga ordinaryong tao ang paglalakbay sa Mount Langya, hindi sila makakalakad. Alam ni Alexander Yang sa kanyang puso na karamihan sa mga nakatagong puwersa ay nakahiwalay sa mundo, lalo pa ang mga pinuno ng Yang family ng Langya. Ang Mount Langya ay isang mahalagang lupain na naghihiwalay sa sekular na mundo. Young Master Alexander Yang, Madam Evans, nandito na po tayo. Sabi ni Chin Hengdeo. Sa sandaling ito, nakarating na silang tatlo sa tuktok ng isang bundok. Sa isang sulyap, nakikita nila ang mga hanay sa hanay ng jade white na mga palasyo. Ang kapaligiran ay kahanga-hanga. Sa loob ng mga palasyo ay maraming magagandang gusali na may sinaunang aura. Tila mayroon silang isang tiyak na halaga ng kasaysayan. Para silang pumasok sa isang sinaunang palasyo ng isang imperyo. Ito ay isang nakakagulat na tanawin upang pagmasdan. Sa lahat ng direksyon, natatakpan ng malagatas na puting ulap ang paligid. Ang tatlo sa kanila ay parang nakatayo sa dagat ng mga ulap, at malabo nilang nakikita ang mga bundok, ilog, at batis. Sa harap ng kumpol ng palasyo ay nakatayo ang isang memorial arch na may masiglang aura. Ang pamilya Yang ng Langya. Ang apat na matapang at masiglang salita na ito. Sa ibaba ng memorial arch, isang grupo ng mga kabataang lalaki na nakasuot ng tang attire ang same time na pumila para salubungin sila.
Pinapasok ni Alexander Yang si Evans Lily. Evans Lily na parang may gustong sabihin pero pinigilan niya ang sarili. Lumingo-linggo siya sa paligid na parang gulat na gulat at may gustong itanong kay Alexander Yang. Kung tutuusin, isa lang siyang ordinaryong pamilya at hindi kailanman nakipag-ugnayan sa isang nakatagong pamilya. Pagdating sa bundok Langya, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa gulat. Ang grupo ng mga kabataang lalaki na nakasuot ng damit na tang ay walang sinabi, pinangunahan lang nila ang daan na may time-time na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nakarating sila sa harap ng isang mukhang sinaunang patio at pavilion. Young Master Alexander Yang, hinihintay ka ng iyong lolo, si Brother Zuan Ye, sa Zuan Lu. Dapat mong alalahanin muna ang mga lumang panahon. Kapag tinawag ako ng Old Ladyship, pupunta ako at dadalhin ka sa pangunahing bulwagan ng pamilya Yang. Seryosong sabi ni Qin Hengbiao. Brother Zuan Ye, ang apo mo, Alexander Yang, andito na. Sumigaw si Qin Hengbiao sa atik, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay para Senadoria's son si Alexander Yang. Bahagyang tumango si Alexander Yang at inakay si Evans Lily papasok sa sinaunang patio. Sa looban, may mesang bato. Isang matandang nakasuot ng puting damit na pang-training ang dahan-daang umiinom ng tsaa. Sa sandaling pumasok sina Alexander Yang at Evans Lily, nagbago ang ekspresyon ng matanda. Matagal niyang tinitigan si Alexander Yang. Ikaw si Yin. Bahagyang nanginginig ang boses ng matanda habang tuwang-tuwa itong magsalita. Tumingin si Alexander Yang sa matanda, at bahagyang nagbago ang ekspresyon nito. Naghihinala siyang nagtanong, Lolo Zuan Ye. Oo, oo. Umiti si Yang Zuan Ye at tumango. Tumingin din si Alexander Yang sa kanyang lolo, si Yang Zuan Ye. Ang hitsura ng kanyang lolo ay katulad ng hitsura ng kanyang ina. Puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Ang ugali ni Lin Zuan Ye ay simple, ang kanyang balat ay bahagyang dilaw, at ang kanyang mga kamay ay parang kakon. Mukha siyang ordinaryong magsasaka. Ito ang asawa ni Yin, Evans Lily. Tumingin si Yang Zuan Ye kay Evans Lily at nagtanong. Pagbati, Lolo. Magalang na sabi ni Evans Lily. Mabuti, mabuti, mabuti. Masayang tumango si Yang Zuan Ye. Maupo kayong lahat. Umupo sina Alexander Yang at Evans Lily sa upuang bato at pinalibutan si Yang Zuan Ye. Kinuha ni Lin Zuan Ye ang isang puting jade bracelet na may pattern ng phoenix at ibinigay ito kay Evans Lily. Aniya, walang mamahaling regalo si Lolo. Kunin mo ito. Isinuot ito ng biyenan mo noong ikasal siya. Tradisyon na ito ng ating pamilya. Si Evans Lily ay time-time na kinuha ang pulse arrows at sinabing, Salamat, Lolo. Okay. Okay. Puno ng kaganhawahan ang mukha ni Yang Zuan Ye. I can still see Alexander in my lifetime. I am satisfied to see my granddaughter-in-law. Naiintindihan din ni Alexander Yang ang damdamin ng kanyang lolo, si Yang Zuan Ye. Sa bagay, matagal nang natiwalag sa pamilya ang mag-ina niya. Ang kanyang lolo ay pinarusahan ng mahigpit ng pamilya Yang at nakakulong sa isang maliit na lungsod sa lalawigan ng Kangzhou. Isinasantabi ang katotohanan na siya ay isang nakatagong eksperto at ang pamilya Yang, siya ay isang malungkot na matanda. Tinitigan ni Alexander Yang ang puting jade bracelet sa kamay ni Lily. Bigla siyang may naisip at bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Lolo, anong ginagawa mo? Tanong ni Alexander Yang. Umiti si Lin Zuan Ye at sinabing, Yin, narinig ko ang ilang bagay tungkol sa iyo. Sa palagay ko ay mayroon kang magandang kapalaran sa nakalipas na ilang taon. Nakita mo ba ito? Ito si Yang, ang jade bracelet ni Xiao. Nagpakasal ang lola mo sa pamilya Yang mula sa Yang. Xiao. Iniwan niya ito bago siya umalis. Ito na ang huling hiling ng matandang babae. Sinabi niya na kung magkakaroon siya ng pagkakataon na makita ang anak ni Xu Qin, ibibigay niya ito. Espesyal itong iniwan para sa kanyang magiging apo ng matandang babae. Pero ito,
May gustong sabihin si Alexander Yang ngunit nag-alinlangan. Noong una ay ayaw niyang tanggapin ni Lily ang bracelet na ito ngunit hindi madaling tanggihan ang huling hiling ng matandang babae. Ito ay hindi isang ordinaryong jade bracelet. Isa itong jade bracelet na kumakatawan kay Yang. Status ni Xiao. Ling Xiao, kilala rin bilang Yang. Ang Xiao Palace ay isa pang pangunahing kapangyarihan sa underworld. Sa tuktok nito, halos habulin ito ang Dragon Mansion. Isang tirahan, dalawang tirahan, apat na sekta at anim na pamilya. Ito ang kapangyarihan na nirerango sa nangungunang sampung sa underworld ng Dragon Country. Makikita kung gaano kahalaga ang Yang. Ang Xiao Palace noon. Kung itinago ni Lily ang jade bracelet, may kinalaman ito kay Yang. Xiao. Pagkatapos ng lahat, sa underworld, palaging may dahilan at resulta. Mahalagang ipasa ang mana. Yin, huwag mo nang masyadong isipin yon. Ikaw ay napili bilang tagapagmana ng Old Ladyship. Ito ay isang kritikal na sandali. Wala nang pundasyon si Lolo sa pamilya Yang. Yang, si Xiao ang maternal family ng lola mo. May natitira pa siyang insenso. Kung hindi mo kailangan Yang, ang tulong ni Xiao, isusuot ni Lily ang bracelet na ito sa kanya. Ang mga normal na tao ay hindi maglalakas loob na lumapit sa kanya. May iligtas mo ang iyong sarili sa maraming problema. Nakangiting sabi ni Lin Zuanye, na parang nabasa niya ang isip ni Alexander Yang. Abangan! Ang susunod na kabanata!